mga kabay, may i-share ako mga kabay. Magkilaw tayo ngayon kung paano gumawa ng kilawin. Kilawing isda, yung sinasabi ko sa inyo mga kabay. Yung isda namin, yung malabango siya. Kaso pinutol na, binigay ko na yung hinati namin ni uncle ko yung kalahati. So ito, kikilawinin natin. So tara. Meron na ako ditong sibuyas, ay luya, sibuyas. Ayun, ito yung pinaka-importanting gamitin natin mga kabay pag nagkilaw. Meron na rin kalamansi, tapos sili. Mag-ano na rin ako ng sili. Ito yung mga sangkap natin mga kabay. Simpleng-simple lang to. Sili, kamatis, luya, sibuyas. Yun, meron isda. Pero mas maganda, kung meron din kayong pipino, mas maganda rin lagyan ng pipino. So yun, kaliskisan ko muna to. Medyo makapal yung kaliskis niya mga kabay. Yun, kaliskisan na natin yung kabilang gilid, kabila na naman. Gayahin nyo lang ito mga kabay, yung mga mahilig magkilaw dyan. Pakita ko na lang sa inyo. Yun. Saan mo tubig? May naiwan-iwan pa eh. So yun, lap-lapin ko na. Ito na siya mga kabay. Yan. Uy, napaka ano ba? Napakaputi ng laman niya mga kabay. Yun. Yun na mga kabay oh. Oh, napipil ko na yung ano niya. Ayun na natin dito. Tapos nabaon na rin kami ng kanin mga kabay kasi biglaan na lang itong ano. Itong pinaglaplapan mamaya mga kabay, pakita ko sa inyo mga kabay, pwede na itong gawing ano, pwede sa bawan. Sinigang. Hindi pa rin siya masayang. Yun. Yun. Siyempre, tabi natin to. Tabi ko muna to. Yan. So ngayon, tanggalin natin yung tanggalin ko yung balat mga kabay kasi makunat to pag kinilaw mga kabay. So, tanggalin ko yung balat. Yung sa gitna meron ding ano to, buto. Kailangan ano maganda paghiwa mga kabay. Yun. Oh, so puro laman na siya. Iwan na yung balat. Hindi natin isama yung balat mga kabay, makunat. Uy. Yun. Ito mga kabay, pwede itong gawing sinigang kahit anong klaseng luto mga kabay, kahit prito pwede pritohin. Sabi ko muna basta na naman
rami-rami to. So, hiwa-hiwain natin mga maliliit mga kabay. Ayan siya. Uy, puting-puti yung laman, oh. Kita-kita yung laman nyo, no? Wala. Oh. At yun na nga, mga kabay. Tapos ko nang nahiwa yung isda. So, ang style ko kasi, mga kabay, hindi ako nagsusuka sa, ano, hindi ako nagsusuka sa karne. Ang gagawin ko dito, sa suka, panghugas ko sa karne. Kumbaga, tawag nila dito, langgasan mo ng ano, para mawala yung dulas niya. Maglagay ka ng asin, yung mga katamtamang asin lang. Yan. Tapos, lagyan mo ng suka. Yan. Tapos tunaw-tunaw, kamay-kamayin na natin 'to mga kabay. Kailangan mo kamay-kamayin para matunaw yung asin. So, i-shake-shake mo lang. Pasensya na kayo mga kabay, kinamay ko na mga kabay. So, sana yung kutsara natin. Yata pa nadala yung kutsara natin. Dalawa yung nilagay ko eh. Okay, wala nang kutsara-kutsara. Kamayin na to. Yun, langgasan natin mga kabay. Yun, nakita nyo na mga kabay, namuti na siya. Kailangan talaga siya maano ng malanggasan siya ng suka para mawala yung dulas niya. Yan. Pasensya nyo na mga kabay na ano, kasi naghugas naman ako ng kamay kahapon. Yan, parang kulang yung suka. Yan. So ngayon, pipigaan to mga kabay, pipigaan. Idalin natin yung ano niya. Yung dulas ng karne. Ganun niya mag-diskarte, magkilaw mga kabay. Mukhang madami itong karne natin. So, okay na. Napigaan mga kabay. Ito na. Ito na yung karne natin. Yan. Oops, nahulog na. Tapos, isusunod ko yung mga rekado ko na. Ano siya mga kabay?
Tapos ito yung calamansi juice, then kamatis, tomato, onion, and ginger. Okay, so lagyan natin dito, sama-sama na yung lahat. Bagong lahat, lagyan ko muna pala ng asin. Salt, lagyan natin ng asin. Yeah. Tapos lagyan na natin yan. Tapos yung pinaka ano pa mga kabay, yung kung alam nyo tong halaman na to, kung may anong tawag sa inyo dito, ito yung tinatawag sa amin na siniguilas. So pwede siyang kainin talaga. Ang gagawin nyo lang, kiskisin nyo lang yung katawan nya, kiskisin nyo lang pa ganun. Yan, kiskis. Ang kailanganin ito na kukunin natin dito, yung katas niya. Kung baka magugulat kayo mga kabay, i-try nyo lang, masarap to. Kiskisin lang natin. Yan, ganyan lang. Mapakla to mga kabay. Kaya, pag naano sa laman ng isda to, ng kinilaw nyo, kahit anong klaseng isdang kilawin nyo, pag sumubra kasi kayo sa kain ng kilawin, maaari kayo magtae. Kaya masarap pa naman yung kilawin. Ito ilalagay natin. Mga Bisaya, alam na to mga Bisaya to. Pwede rin, kung wala kayong siniguilas malapit sa inyo, pwede rin duhat. Kiskis na lang kayong duhat. Yun, pwede na to. Pagpapakla lang. So, ito na yung siniguilas natin mga kabay. Himay-himayin mo lang ng kaunti. Tapos, yan. Kung nakita nyo, nagkukulay green na. Kukunin nyo lang yung katas niya bago ilagay dito sa laman ng isda. Dahil wala akong salaan, sasalain ko lang din sa kamay ko. Yan. Live na live yan mga kabay. Baka sabihin nyo lason. Hindi lason yan mga kabay. Masarap yan. Yun. Yung pinakamahuli-huli mga kabay. Ang tawag nito. Anong ito? Tawag nito? Pipino. Yan. Ilalagyan ko pa ng pipino mga kabay. Ayan na yung kinilaw natin na nahulog. Titikman ko na mga kabay. Try natin kung sakto lang sa asin o kulang sa asin. Tikman natin.
Ayos, sap. Ayos. So ayun mga kabay, ito na yung kinilaw nating isda. Sana na may natutunan kayo sa binigay kong na-share kong video sa inyo. Kahit anong klaseng isda, bangus, pwede nyo kilawin mga kabay. Sundan nyo na lang yung ano, ulit-ulitin nyo na lang yung resipe, madali lang naman. So yun lang, kita-kit sa sunod kong video. Paalam, bye-bye.